Hi, good evening guys. Ano ba yan ang gulo ng buhok? Tonight, ang guest natin is yung team ni Sir Ellis. At mayroon silang idadagdag na isa pa sa team nila, si Sir JKS. So, we have Adam Ness, si Sir JVS, tapos Sir Ellis, and then Sir JKS. Alam ko si Sir Ellis ay more on video na siya, videographer na siya. Pero nagpo-photo pa din. Then the rest are photographers. Hindi ko sure kung hybrid yung iba. Hindi na tayo aabutin ng 6 hours tonight. Yung last time kasi 6 hours eh. Daming kwento. Pero ngayon hindi na aabutin. Nag-ano ako kasi naka sleeveless ako eh. Antayin lang natin yung mga participants ng 8:30 and automatic dapat naka-live na siya. Ang ating mga guests next week, actually dapat itong podcast na to ay for tomorrow, kaya lang meron silang shoot kay Alodi at tomorrow, kaya nireschedule nila for today. So, special request siya today. And then next week, si The Baby Village, si Sir Dax, J. Steel Dakudaw, and then Miss Hannah Margarita. Tapos next na ulit is April 3, si Sir Ricky, Ladia, and Ma'am Faye Olano. Ayan, tapos sunod-sunod na yan April. Meron pa akong in-invite na mga media, OB. Kinuha ko lang yung schedule nila kung kailan sila pwedeng maistorbo. Pero mga tie-up ko sila na media at OB. Online na po ako mga sir. You can join anytime. Ayun, hirap na hirap pa kung i-edit yung last video. Kasi 6 hours siya. So, hindi ko siya ma-upload sa Facebook. Kailangan ko pa siya hati-hatiin. And I don't have time to edit that. Pero ngayon, as much as possible, kontrolado na yung time. So, ililimit na ulit, ibabalik sa dati na 5 questions lang and then mamimili lang ako sa viewers ng mga questions. So, 5 to 6 questions lang ako tonight. Actually, yung pang 6 yung closing question ko lagi sa podcast. Antok na ako. Kaya pa ako nag-e-edit. Kaya nag-e-edit na naman ako.
May problem lang kasi itong Photoshop ko. Photoshop. Kumana ka na. Ayun. Hindi ko magana eh. Okay, mag-restart. Ay, nag-join na ba? Nantay ko pa sila mag-join. Ilang minutes na lang magla-live na. Check ko nga. Dito ko na lang i-check sa phone. Pwede pa ako. Tapos yung sabi nitong unable to find the camera. Connect the software. Connected naman ako. Ah. Hi everyone. Alive na ba ako? Di pa rin. Live na ba? Ito rin. 10 minutes pa. Uy, mag-join na kayo. Edit, edit, edit muna ako. Ipapasa lang akong output. Hingi ni Dante. Narinig ko dito. Sabi niya pag naka-live na. Hindi ko pala na-share. Okay.
Recording? Oh, Hello. ay, Dinig niyo sorry. ako? Rinig na Hi. rinig. Sino na lang? Ay, tatlo pa. Tatlo pa, apat. Tama? Yeah, wait lang ha. Pilipat ko lang sa wireless screen. Apat pala. Sa JKS pa pala. Ano? Saan ko pala siya? Hindi ko ata siya friend. Si May Bosangat. add ko na lang mamaya. Malive na ba tayo? Ay, hindi pa rin. Tagal niya mag-live. Eh, talaga sinasakto niyang 8:30. Ano? Hindi ako yan. Hindi, si Facebook. Sinasaktong 8:30. Okay naman dun. Sinet up ko niya kasi. Sana all naka-Canon cam. Uy, ikaw nga, naka-Sony. Siyempre, we Yun gotta know. change things up. Ayun know. Ang ganda pa ng Teka. setup sa likod, no? Siyempre, I got flex, no? Daming monitor, oh. Sana sila. Ba't mo nakasabi na? Saving right now. Saving right now. Yes. So now, okay. Kaganda naman ang setup naman yan. Ang lakas mga pogi naman ang setup. Oh. Siyempre, I'm the most foggy. Charot. Sila Sir Adam Grabe. na lang. Sobrang under ito, understaffed yung JG. Oo nga Although naman. nakuha ko yung item, pero labig. Well, wait lang. Okay, that's it. But it's been a second. Sige daw. Wala pa naman sila. Anong sabihan mo ko? Ah, sige. Alam niya ng dalawa. Tama ko pa kulitan. Yeah, nga eh. Paano nagsiset-up pa? Ako po ano pa nila sa ito. Hayo na si Sir Jed. Sir Adam na lang. Hello? Hello? Yes. Tinig niyo? Actually, ito hinahanap ko nga yung cancel button. Ayaw nga eh. Wait lang ha. Sige lang. Okay. Wait lang ha. Meron ka ako. Wait lang ha. Naka-live po ba tayo? Yung... Hindi pa naka-live. Bali, saktong Yung mali kasi 8:30 siya nag-live magla-live. sa akin. Tapos... 8:30 siya magla-live. Wait lang, wait lang. Saktong 3 minutes na lang. Ako daw may Magla-live. mali. Gusto mo send ko yung screenshot ng girlfriend niya? 3 minutes pa naman. Ako yung mali. Iyan nga yung sinabi ng girlfriend niya sa akin. Si Sir JKS. Hi, sir. Ay, hello po. Hello po. I-add kita, sir, ha?
sa Facebook. Okay lang. Ah, sure. Antayin lang natin si Sir Adam. Minute ko muna si Sir Ellis. I just sent the link of my profile. Okay po. Yon. Si Sir Adam na lang. Ayan na siya. Palit ng link. Tanggalin mo yung ano. Nakaka-live na ba tayo, ma'am? May tatanong lang sana ako. 1 minute na lang. Sige, go, go. Okay lang. Hold na. Ano nga? Wala pa naman. Di pa siya nag-live. Sorry, tatanong ko lang sana yung context nung interview podcast. Ah, yeah. Teka. Kasi, sorry, I just got invited like 10 minutes ago, 20 minutes ago. So, Oo nga daw. Teka, i-add kita dun sa JC tapos send ko yung mga questions. Usually more on introduce your work, introduce yourself, and then my four questions. May four questions lang kayong sasagutin. I-add po kita dun sa JC nila, Sir Ellis, tapos ika-copy-paste ko yung questions. Ito yung question para makapag-ready lang. Guide question lang yan, sir, ha? Sure. Thank you po. Welcome. All right. I think live na tayo, saktong 8:30. Live na kami, guys. Nakikita nyo na po. Nakikita ba tayo? Dapat naka-live na yun. Ayun, live na. Share ko lang ha. Give me 5 minutes lang, BRB. Sige lang, sir. Alright, umpisa natin kay Sir Ellis. Kung ready na siya. Hi, Sir JBS. Ayan, no. Wala, walang audio. Hindi marinig. Hindi namin marinig, JBS. Hello? Hi! Rinig na ba? Yes, rinig na. Balita ko may shoot kayo tomorrow. Ayan, may nag-good evening na. Settings, transparency. Si Okay, ayan, mas Jericho. Better. Ano mas okay na skin tone? Yan. Hindi. Hindi ako mapagtanggal ang jacket ko. Naka, ano ko eh. Sleeveless eh. May kita akin, kilikili. Ayan, may mga nanonood na rin. I-share ko lang sa mga group. Anyway, ayun. Ang una kong question is, please introduce yourself one at a time. So, start natin kay Sir Ellis, tapos hanggang kay Sir Adam. Introduce Hello yourself po. Yung genre nyo, kung photographer or more on video, tapos kung more on cosplay, kung ano yung genre nyo sa photography. Ganun. Sige po, go ahead. Hello po. Ako po si Ellis. Yun lang po. Isa po akong photographer. Videographer. Yun lang po. Labo naman. It's kinda racist. Yeah, okay, so my name's Ellis.
I'm a photographer and a videographer, so you can call me a hybrid shooter. So, ayan, I shoot food products, more on commercials, yun. And I stopped doing events. So, yeah. That is me. Okay. Okay, who's next? Pick a next target. You, of course. Okay. Hello, ako pala si John Vincent Sanido, also known as JBS, and also known as Toto ngayon since sa cosplay community. Nag-i-start lang ako sa cosplay, and nag-i-start lang din ako sa events. So, yun. More on photography ako rather than videography, but I'm always open to learn new things. Yun lang naman. Taga-Balinsuela pala ako. Just in case. Saksak ko na rin. Hindi ko kayo naririnig, pero go lang. Who's your next target? I'll go with JKS since ako yung nag... As a friend. Ayun, good evening guys and sa lahat ng mga nanonood. By the way, I'm John Kenneth Sang. I'm also known as JKS. Pero I didn't line kumbaga parang photography identity from JBS, but I admit that I was a fan of up until now I have been a fan of JBS. I'm a full-time teacher, but I also do photography as my hobby and side job. I'm more into portraiture, but for the past 4 to 5 years I've been dwelling in the field of nude and boudoir photography. So yeah. And then Adam. Yeah, I don't see Adam. Is Adam here? Feeling ko magkatabi lang kayo ni Jed. Familiar ba tayo? Ba't di mo pa gawing ano? Tinitigan. Tinitigan ko. We're kind of having ano, parang complications in terms of audio kasi we're in the same place right now. Ah, okay. I see. Si Sir Adam, ano, nagpaalam 5 minutes daw. Ah, okay. May bebe time ata. Nice. Na all so may let's bebe go time. With... Na all may bebe time. JED. Siguro while waiting for Adam, Adam has been known with his style in photography, mainly in portraiture. But if I'm not mistaken, he's been into events lately and real estate. So even though na-divert na yung attention niya into a more profitable genre in the photography, videography industry, from time to time, nakapag-collab pa rin naman kami together, building up our portfolio together with Jed and JBS. So yeah. I mean, just for the sake of, you know, introducing Adam as one of our friends here. Ingit ako sa hair light ni ano eh. Ni Alice. So, oh, nga eh, no? Grabe. Kumuha ako ng hair light niya. Ganda ng lighting ni Sir Alice eh, no? Pati yung setup niya kanina eh. Noong naka-white yan. Kitang-kita eh. Yeah. Ah, yun. So, paano kayo nagkakilala? Paano kayo nag-start maging team? Wait, has Jed introduced himself? How could we forget Jed? Oo nga, si Jed. Ano lang ako dito? Moderator. Ay, hindi pa siya ano nagsasalita. Sir Jed, go ahead po. He's my idol, you know. Yes, yes. Akala ko kasi nagsalita na siya. Humilaw kanina. Yun. I'm Jed Soler. Also known as Jed. he owns the Jed's Resort and Solaire Hotel. So wow. He's that rich. Yeah. That's why he's my idol. Jed, paresa tayo ng quality ng kamay, quality ng ano, no? ng camera. Paresa tayo ng quality. Hindi, yung sa'yo kasi sumusunod, sa akin tinanggal ko na. Sumusunod pa yung sa akin, no? And joke. Ayan, sorry. Ayan, Jed,
Focus ko is portraits, natural take, and lifestyle. So yun yung pinaka ano ko style ko, and yun, solo portraits. And then nagbibideo rin sometimes, pero hopefully ano maging ano ko na rin siya, parang maging part na rin as service ko. And ayun, yun lang, super quick lang. Thank you. Yan. Thank you mga sir. Ayun, next question ko. Follow up lang. Kung paano kayo ano nag kasama-sama, sinong unang nag-meet muna? Ano ba siya? Collab ba siya? Sa cosplay ba kayo kakilala-kilala? Paano kayo naging team? Actually, siguro to start, if I'm not mistaken, mas nauna kaming nagkakilala ni JBS before anyone else here in this podcast. Basically, nagkaroon lang ng general circle of friends. We met sa events. But before we met personally, ang nangyayari, I've been a fan of JBS way back 2018. Parang I've been seeing his works. I've been following him on Facebook. And then, sobrang swerte ko lang na we turn into friends up until now. So, yun. And then, more on doing collabs, more on reaching out to new people. Suddenly, I met Jed 2 years ago. We became friends with Adam during the pandemic years, but nitong 2023 lang kami nakikita. So, yun. And then, I met Ellis through JBS. And then, yun. Apparently, ayun lang, parang same circle of friends lang kami. And doon din namin na-realize na very healthy rin talaga ng creative industry wherein you can work with talented people such as this fellow creatives. Thank you. Mga what time kaya makakasahabi si Sir Adam? Ayan, and wala siya. Hi, Adam. Hi, sir. Hoy. Hello. Rinig ba ako? Rinig? Yes, rinig. In-introduce ka na ni... Oo nga eh, narinig ko nga eh. So, thank you so much, no, Ken, Kenneth. Yun. Baka may gusto ko lang i-add na hindi na... Ano? Sige, meron. Very light lang. So, yun nga. I started... Ayun, kilala naman. Na-introduce naman ako. So, I'm Adam. I'm from Marikina, basically. And I've been shooting since 2016, late 2016, early 2017, ganyan. So, I'm more into, as mentioned, portraits, lifestyle, and also wedding events. Also, kung ano-ano man, na basta pa din pagkakataan, yun ang pinaka-importante sa buhay. And, yes. Yan. Yan na. I think, kung may questions kayo, go, feel free to ask. Okay. Nagsiset up ako ng audio ko eh, so I'm not sure if I can hear you clearly, guys. So let me just... Partida yeah, nagsiset up pa yan, pero linaw na ng ano niya, no? Ng boses niya. Welcome to Sony. Charot! May advertisement na agad. Sorry guys, it's not paid advertisement, guys. Charot. You're not pa-sample na lang ng rockstar. Kulay pa lang ng background, orange. Oo nga, tignan mo. Ay, akala ko nasa ano. Dati kulay red yan. Oo, ay orange red. Na, orange. Red baby boy tayo ng red eh. Ayan, also to add no, how did we became friends with these yes. people? Last sa akin lahat sila like five of them last year lang. So I've been seeing, ang una pinakauna ko talaga nakita dyan na works is kay JBS talaga. Nung I think that was around 2017 or 2018. I was like, oh, grabe, galing naman na ito. Ganyan-ganyan. And just like Kenneth, na it is also an honor to be part of the circle na mga friends na ganyan. And yun, social media talaga is a good thing because it helps you connect. I mean, it helps to connect people. Like, eto, fellow creatives. Si Jed, si Kenneth, this year ko lang din niya nakilala in the flesh. Actually, last year, ang kami nila sa Nido, si Sinido talaga pinakaano dito eh, pinaka famous of all. So, pinaka OG. Yan, wala naman siguro hindi nakakilala kay JPS. So, yun nga. Last year nagsama kami ni Vincent at ni Ellis for a shoot, isang shoot lang, isang shoot muna 'yon.
Tapos hanggang sa nasundan na nasundan kasi puro kami kalokohan, tapos magkaka-vibe kami sa ano eh, kakulitan. Kaya feeling ko doon nag-click yung mga samahan namin. Tapos in-invite ako ni Jed na ganito ganyan, magkita kami kasi parang he's trying to, yun nga, collab and connect with me. So, then nag-click din kami as well as with Kenneth kasi parang yung jokes namin, yung mga ano, yung vibe, halos andun kami, magkakasabay kami sa jam, sa mga kulitan, as well as sharing insights, higit sa lahat, hindi lang yung mga insights, kundi pati yung, ano, yung mga, alam mo yun, yung mga slices of life na meron ng bawat isa sa amin. So, yun, I think that was a good thing. Kay Kenneth, dyan ko lang siya nakita personally, kina Jed, oh, guys, welcome, first time see you. Ganyan. So, I'm happy to be, you know, part of a friends, no, ng mga fellow creatives ko na ito. So, tonight, it is our privilege and honor also to share with you guys, sa mga viewers, ang aming stories, experiences, and insights about photography. Thank you. JBS cutie daw. JBS number one. Yan. Yan, sabi sa mga hello comments. Hello po sa mga viewers. Okay, shout out nyo daw po si DJ Risa. Hello, DJ. All kamusta right. Yung kaibigan mong ano? Sa kaibigan mong nagtanong ng Sony, okay naman daw siya. Si Sir Jao nag-online. Hi Sir Jao. Bakit bukas? Bukas may shoot kayo, ano? Kapatid ba ni Jed De La Torres? De La Torres si Moira De La Torres. Pinsan ko na, pinsan. Pinsan. Pinsan daw, sir. Pinsan. Pinsan. Joke lang yan, joke. Baka maalat. Ayaw mo, no? Libre trending mo. Pinsan ko yan. Malayong-malayong pinsan. Malayong pinsan. Sample nga, sir. Yun lang. Hala, kala ko daddy ni Ellie si Sir JPS. Grabe. Okay, mamaya tayo mag-shoutout mga guys. Ay, good evening Sir Jericho. Ano yan eh, laging present yan sa live eh. Alright, now what drives your passion for photography or videography? Ano yung nagka-create ng burning passion sa mga ginagawa nyo? To, ano nag-i-stay sa inyo para ma-inspire? Tuwing may bagong budol na equipment. Pag may bagong lens na masusubukan, pag may bagong ilaw na masusubukan, pag may tropang bagong may bagong lens, yung isa dyan, bibili ng 35 1.2 yan. Ayun. Nakaka-inspire mag-shoot ulit kasi new gears. Well, isa na yun. Buti pa kayo yun, na ano ba, same ba kayo ng mga gear? Lahat ba kayo naka-Sony? Ako lang po yung naiiba. Di pa po nila ako mabudol kasi wala rin ako pang budol. So, I'm using Canon right now. Canon pa rin. Ay, sis. Si Sir Ellis may sinasabi. No, it's just really a cough. So, okay, yeah. Okay. Kindly continue. Alright. Sige, go ahead po. Sino next? Siguro ako naman, especially for my genre, just like what I mentioned a while ago about nude and boudoir photography, what keeps me on doing this kind of genre is mainly because of my advocacy. Now, for those people who are not aware and who don't know about what I've been doing, I've been running a platform, an advocacy entitled Ruby Arrow. I've been working on it together with a partner overseas for siguro kulang 3 years already. We've been doing that for the mere purpose of for the advocacy of having a platform for women empowerment, sexuality, body positivity. So, but then even before that kind of platform or advocacy, I have been having that kind of
concept. That's why I dwell with this kind of genre. And at the same time, kasi way back 2018 to 2019, siguro bilang pa lang yung mga photographers who have been trying their best to dive into that kind of genre. Siguro kasi ngayon medyo ano na, parang saturated na, ang dami na nangyayaring issues or concerns regarding that kind of style. But then what keeps me going to that kind of concept is syempre to offer a safe space, especially for women who want to, you know, to express themselves and at the same time to have that kind of platform na hindi kaya nilang i-express into words but in photos. So ganun. I see. Sir, pwede bang sample ng gawa mo para hindi ko yung ano lang, yung batatag ito. Yung tingin mong appropriate para makita sa Facebook. Yung safe. Kahit how will isa I be able or to show dalawa. It to you guys? Share screen ka bro, share screen. Share screen ka po. Pwede naka, ba? Opo, naka ano pwede. Na siya. Ah, sure. Naka multiple participant sharing. Ah, okay. So basically, just like the other creatives who are here, I have my own Facebook page. I don't know if you can see it already. So I have this page called Shots by JKS. I already have 20,000 likes and 23K followers. And then these are some of the photos that I share more on portraiture. You know, yeah. And then some of which are actually majority of the content that I have been doing dito ko ginawa sa place ni Jed. So for those creatives who also want to try a different space for your portfolio and inquire lang kayo kay Jed. So yan, so more on portraits, bodyscapes, ganyan. I also have my Instagram. This is I have the same user handle. It's Trust by JKS as well. So I have 7,000 followers. So having this kind of aesthetics. So yun. Actually, ayun. So actually, mas gusto pa rin yung hinahaluan ng style together with the other creatives such as JVS. And yung style na ginagawa ko ngayon when it comes to doing my portraiture have been heavily influenced by Jed because of his style as well. So I really love exploring together with these creatives. So yun. I see. Gaganda na mga gawa mo. Actually, ngayon ko lang siya nakita. Hindi kasi ako more on boudoir. Pero meron akong magiging guest na yan ang genre din. Siguro, it's safe na tanong ko na rin sa'yo. And, paano mo masasabi talaga na boudoir photography siya? Yung tipong, alam mo yung artistic tingnan or hindi kagaya ng iba na basta pinahubad lang, tapos yun na. Actually, that's a good question, and I already encountered the same question before when I did a photography workshop nung sa Philippine Polytechnic University of the Philippines way back 2019. Yung naging sagot ko dyan, by definition kasi when you search for boudoir or boudoir photography, you're trying to feature a daily woman who is very comfortable in her own place. So usually when you talk about boudoir, you will feature a normal room and then you will feature a daily woman. So it is not necessary for you to ask her to, you know, wear something very revealing or something na kailangan talaga maghubad. No. Medyo nami-misunderstand ng mga tao yung concept ng boudoir photography of being free, of being comfortable to the concept of nude. So that's how I separate the concept of boudoir and nude photography from basta pinahubad lang. Kasi yung iba, alam mo yung approach nila when you deal with those kind of sexy shoots na parang pang calendar ganon or para masabi mo lang nagpicture ka ng sexy model, something like that. But I have been trying my best to divert that kind of concept from something very artistic. But more on portraiture, not on fine art nude. So the same with how Jed and JVS trying to do their portraits. Actually, kasi si Jed and JVS, even before, you know, focusing on
portraiture or kumbaga parang tropical vibe, something like that. Actually, ayun, parang tinatry lang din nila na mag-explore into the same concept that I have been doing kasi magka-collab kami. And I'm really happy na, alam mo yun, same din kami ng perspective with regards to that kind of concept. And actually, mas maganda rin na tanungin mo din si Jed and JVS with that kind of concept because they have the same experience as mine. It's just that, syempre, mas focus ako into that kind of concept. But I do want to give credits to my fellow creatives who also had that same experience. So, yun. Ayun, nakita ko rin kasi yung work ni Sir Jed. Gandang-ganda. Lalo-lalo na sa skin tone. Gusto ko yung skin tone. Alright. Next. Sino po yung next? Iuulitin ko ba yung question, Sir Jed? Or... Ay, okay lang naman. Ayun. Yan. What drives your passion for photography? How do you stay inspired? Tapos, yung next question is about the dua. Okay. Well, yung first muna, kasi ako, photography kasi, ano ko lang din siya, side, parang side job ko rin siya, and then at the same time, hobby ko rin. Kumbaga, ginagawa ko rin siya outlet kapag first, ano ko, stress ako sa isa kong work. So, ganun. Ang nga pala, sa mga di nakaalam, digital designer ako. So, more on, ano talaga, bugbugan din talaga yung kapag sakit sa ulo yan. Natin sa kaibig, naubusan ka ng ano, ng creative juices. So, buti, dumating yung photography sa akin na doon ko siya nilalabas yung ano ko, yung frustration. Hindi naman frustration, kumbaga parang doon ako nakakuha ng energy tsaka ano, nag-inspire daw kapag nag-take ako ng photos, lalo na portraits. So, ayun. And lalo na kapag ayun, since na naging nakilala ko na rin sila, JBS, Elise, Adam, and Kenneth. Doon ako nagiging tawag dito. Nagiging excited daw kasi ano sila eh, creative talaga sila. Creative minds. So parang naka-excite ko ano yung magkakama ulit na bagong idea or concept or next shoot namin. So ayun, doon ako. Kaya parang hindi rin talaga ako nginto and tuloy-tuloy ako dito sa ano na to, sa industry, photography industry. Okay. Since meron tayong mga viewers sa ibang bansa labas ng Pinas na hindi pa familiar sa mga gawa nyo, okay lang mag-share screen kayo isa-isa while you answer the question. Ayun, kahit konting clips lang ng mga gawa nyo, 1 to 2 photos, pwede na po. Go, Jet! Oh, sorry. Gotta share my screen. Okay, ikaw muna para is the power. Yes. I think ito na lang ipapakita ko, which is IG ko, since dito rin ako nag-create naman. Minimaintain ko yung styling ko. So, ito yung IG ko, jed.portrait. Hindi pa, sino pang di nakapollow sa akin. Follow niya na. I will follow back. Ayun. Kung may kita nyo, ito yung mga gawa ko. And yung mga style ko is light and bright, warm, relax, mga ganun. And then, more on lifestyle din talaga. And gusto ko kasi take mas natural yung mga poses ng models and then yung mga emotions nila, expressions. Ayan yung minimaintain ko na style. And yung din talaga ako nag-stick to that style. And also, pag baka may makita rin kayo na medyo, yun nga, more on medyo sexy or revealing, yun din yung time na nag-explore din ako ng iba. Minamatch ko yung style with other creatives na nakakalap ko. So, happy ako and super appreciate ko na nakakalap niyo. Ayun, so, ayun lang yung quick, ano ko lang. Ang ganda yun, no? Consistent talaga yung ano, yung color palette niya, tsaka yung skin tone. Thank you, thank you. And
For me, marami pang improvements. So, kailangan ko pang siyang maging natural pa. So, hindi lang din ako nag-stick. Kailangan ko rin i-improve din yung process ko when it comes to editing the post-process. So, ayun. Thank you. That's it. Ayun. Yung follow-up question ko dyan regarding boudoir photography. Paano mo madidistinguish na kung ano lang yung boudoir talaga or compared sa mga nakahubad lang na inilawan ng pastagan? Okay. Pag yung mismong word na boudoir, actually hindi ko rin talaga siya ma-take kung ano talaga yung meaning niya. So, hindi ko rin alam. Pero ang take ko when it comes to doing this kind of style, yung more on sexy, or boudoir, parang ganun. Ang masasabi ko lang is, if ever gagawa ko ng content na ganito or mag-shoot ako ng ganitong style, gusto ko nang hindi siya, pag tinignan mo siya, is hindi siya bastos tignan. So, gusto ko mag, meron pa rin siyang story and meron pa rin siyang emotion talaga na in-express. So, ayun. And also, kapag dating sa ganito, gusto ko more on medyo cinematic din and natural. And then, also, helpful din na kapag marami ka rin different kinds of take. No, for example, angles, yan. And then, diversity ng shots, ganun. Mas nagiging, ano siya, mas nagiging, tawag doon, parang storytelling ang dating pag tinitignan siya isa-isa. Ayun, yun lang yung take. Actually, to add to what Jed said, di ba nga, parang nag-explore tayo ng parang angles, style, ganyan. Kasi, yung general idea kasi when you talk about boudoir photography, ano siya eh, parang it's, the photo should be tasteful, if there's a term for that. photos should be tasteful and yung context ng nudity dun sa photo should be implied rather than explicit. Compared to, you know, yung reference natin or yung point of comparison natin. It, the photo should be sensual and, kumbaga parang sensual and sexy. Okay? And at the same time, nandun yung elegance despite, you know, featuring those kind of portraits, you know, diverting our attention to the whole context of it. Kasi when you talk about boudoir, ano siya eh, parang you're featuring a lady's private room or bedroom. So ano ba yung usually sinusuot ng mga typical na babae kapag they're in the comfort of their home, something like that. So, yun. Ah, huwag niyo ko tanong. Tanong ba yan? Okay. Thank you so much. You're welcome. Si Sir Adam naman next. Teka, nagre-request din sila eh. Puro JBS eh. Sir JBS, mauna ka na. JBS na, dami request kay JBS eh. Oo nga. JBS, logo. Logo ba ulit yung tanong? Toto Pawa. Ayan, question is, what drives your passion for photography and how do you stay inspired to create? Yan, happy na sila. Happy na sila. Well, actually, ang tingin ko pinakamalaking part sa akin kung bakit ako nag-i-stay dito sa ano is yung kasi yung bonding din together with these people kasi I'm usually tahimik akong tao, kumbaga parang ito lang yung way to express kung ano yung mga nararamdaman ko. At the same time, sila yung mga kaklose kong ano na, to share my experience and to be with them. So, yun lang naman. Yun lang naman yung nagda-drive sa akin sa photography. Simple lang. Simple yung rason. Tsaka, syempre, sometimes, sa gears din, kahit sabihin natin, gears doesn't matter, minsan talaga, isa rin yun sa mga parang, uy, syempre, pag may bago kang ano, may, lagi may excitement, parang ganun, to try things. At the same time, ano pa ba? Ayun, yun lang naman. Ayun. Pa
Pa-share na rin po ng work nyo in case hindi yung mga viewers na hindi pa nakakaalam kung ano yung gawa. Marami kasi newbie Ano na mo share? kaya na nanonood Share. kayo. Share screen. Share. Meron ka na ba yung portfolio mo sa KD Party? KD Party. Portfolio. KD Party. Yung portfolio mo daw ng event mo. Ayun, ayun. KD Party. Ginagawa ko pa lang eh, interview pero... pala to, no? Kung sino i-hire na freelance. Hire niyo po ako sa KD Party. Ko, sobrang kailangan ko po. KD Party nalulunod number na, one. Nalulunod na sa bills. Share mo daw yung, yes, ano, yung profile mo where we can see your output. Here. Open system preferences. Sorry, hindi ko pa na-set up to. KD Polio. Ngayon pa lang. Quit and reopen. Magjo-join na lang ako ulit sa inyo. Medyo sorry, ano. I mean, if you want, I can share your profile for us. Wait lang. Gusto mo ba? Hindi, pwede naman mag-quit and ano, di ba? Oh, pwede saglitan naman. Lang. Sa akin, ang ginawa ko, dalawa genuine ko eh. Sa mobile, tsaka sa laptop. Naglalo ko yung audio kasi. And while JVS is away, basically, in-upload niya yung mga portfolio niya dito sa main profile niya actually. So, if you can see your photos, nandito yan lahat sa updates. And so, yun. So, ginagawa niya, even though he has his own page, yung mga portraits and portfolio, dito pa rin niya sa profile niya in-upload. And then, sinishare niya na lang doon sa profile. So, for those people who want to see his works, just go to his profile, everything, every album, you can see it kasi naka-set siya publicly. But, he's been sharing it as well in his page. It is JVS Photo. So, yan. So, everything that you can see from his profile, makita niyo rin sa page niya. So, just like and follow. He has almost 3.2K followers. He also has his own Instagram, which is JVS Photo. But then, I highly doubt na updated pa to. May nagkahanap na. Parang isang taon na ata yung upload ko dyan eh. So, JVS, may nagkahanap daw ng pinakauna yung ano. Nung nag-i-start sure. pa lang daw kayo. Wait lang. Paano ba? Na-share na ba yung screen ko? Kita ka ba? Naka-share ata siya. Naka-share na, nakikita na namin. Naka-share. Actually, nandito naman. Nakikita na yung screen ko, no? Yes, po. Yes, bro. Yes, actually, nandito naman lahat from the last upload hanggang way back to the very first shot ko, which is nandito sa taas. 2012? Ayan, 2012. Ganun ka na daw ang tanda, JBS. Wala naman nagtanong. Okay na yan. Basta nasa loob pa ako ng kalendaryo, okay na yan. You could also share your cosplay page. Kasi I wasn't able to show it a while ago. Yung bagong ayan, ang page. Ang nagtanong po pala si Aaron Almoneda. Si Sir Aaron. Of course, Aaron Almoneda. Anong tanong ni Aaron? Ayun, kung single pa po ba si Sir JBS? Always. Always. Tamang flow-flow lang tayo sa buhay. Okay. All right. So hindi ka rin nagbubudwa, sir, or ano lang, parang sumisingit-singit. Mostly sumisingit-singit lang din. Time to time nagkaroon din ako ng ganong shoot. Pero ano lang, kumbaga parang same nga din nung concept din nung dalawa na hindi ako parang fan ng parang yung basta lang naghubad na ano yung no, it's not. Kasi di talaga eh. Di talaga. May mga experience ako pero yoko na lang din i-tell kasi yoko lang din ng mga issues. So, trying to avoid may, that kind of... May ano... May violent reaction, Sir Aaron. Yeah,
Yeah. Violent reaction si Aaron. Experience daw po saan? Ah, sa Budwa po. Pinaprivate ko Sorry. na nga. All right. Goods, Thank you goods so lang tayo much. doon, Aaron. Goods lang tayo doon. Good stuff. Bawal daw sa live, sir. Bawal. GC-GC lang. All right. Thank you so much, sir, JBS. Next po, Thank Sir you. Adam. Hello. Hello, Sa Adam. Naman basic lang ako eh. Kung basic-basic lang talaga ang buhay ko. Wait lang. Ha? Share ko lang doon. Ayan, yan, yan. Totoo na naman sa Aaron. Ako talaga, lagi talaga itong... the power talaga. Is the power. The power. Wait na ha. Wait lang. Share ko na pala yung page ko. To answer muna yung question siguro ni Queen, no? What drives your passion for photography and how do you stay inspired to create? Last night I had a chat with Kenneth and napag-usapan namin ng bahagya kung paano yung ganito ganyan. As for me, ano lang talaga, it's more on looking into other people's work. Kumbaga, I stay inspired by just looking at their own works. Adam, I love you po, sabi ni Aaron. Guys, gusto nila akong mag-sample ng Floji daw. Tara. No. Anyhow. Di joke lang yun. Huwag kang maniwala dyan. The best Floji. Huwag kang maniwala dyan. Let's not give me... Yan. So, ito yung aking page naman. Kita po. Ayan. Medyo po to. Yan. So, ayan, I also stay inspired and fueled by other creatives by collaborating and travel and minimal kasi hindi talaga ako napapabudol dahil mahirap. Wait lang, nag-ano yung lalim na ko. Ayan, so ito yung page ko. Basically, ang nag-start ako as an inspiration kay Sivatic. If kilala nyo si Sivatic, no? By then, yun talaga idol ko eh. And I transitioned just last year. Sabi ko, gusto ko naman ng maiba na style and approach. So, bumalik ako sa parang, nag-transition ako into filmy-filmy vibe na gawa, ganyan. So, eto, sa mga collabs namin, ni JPS, ni Josh, ni Jed, ni Bulacan, eto naman sa UP with Edis, at other photographers like Kenneth, Josh. Kapag nakikipag-collab ako, I choose the people na aside sa malapit, tapos yung madali lang ayain. Yung iba naman, mabilis lang naman ayain. Kaso yung concerned din kasi ako sa distance na kung saan sila magagaling. Dahil nga, pag nag-shoot kasi ako, mabilis lang talaga. Tapos minsan 2 hours, okay na ako dun eh. May buo na ako na shoot. So, yan. Yan yung mga samples work on. Recently, I'm into Orangey and Dreamy Dreamy na set. Yan, bagay ng ganyan. Tapos eto, yung kay Jed naman, plug din lang namin ulit. So if you guys are looking for a space to shoot, Jed Space, or PM nyo lang po si Jed na yung pwede po kayo mag-shoot dyan. So eto po, isa sa mga masaya din, Queen, no, na bakit masaya na talaga mag-collab is because of images like this. Dragon. Ganyan. Nakatuwa kasi mga ganito eh. I think sa lahat ng collab ko with these people nakasama sa podcast ngayon, meron kami ganyan talaga, like may AI generated na puro kalokohan. So, ayun, masaya. Ano pa? So, ayun, ito, mga ganyan. Tapos yung Instagram ko, hindi updated. 3 years na. Tapos ito, kasama ko dito si... Ito yung first time ko makasama si Jed sa Out of Town shoot. Kasama din namin si Sir Jowes, si Josh, tapos si Ellis. Yung models namin dalawa si Alora at si Mikael.
Yan po. At ito, isa sa mga memorable na labas namin is kung sumama kami ng, ay, sumali, paano ba yun? Sumali na join? Or, basta pumunta kami ng Photo Olympics. At, na-enjoy namin yung host ko kasi magkakasama kami. Tapos, puro kukulitan, puro tawanan. Yan, puro ikot and such. Ganun siya po. Hindi ka naman nagbubudwasan. Ah, budwa. I think I have budwa. Pero hindi siya budwa like JK. Yung straight like kay JKS. Ah. More of like, ano lang. Sexy lang talaga. Parang ano lang siya. Ito, wait lang. Let me pull it up. Hang on. Just 1 minute. Question ba? Lang ha? Nakalimutan ko na yung sarili kong ano eh. Arrangement or layout. Ano lang din, dito, etong shots na to, dito din lang din to kina Jed sa studio ni Jed. Sure ko. Asan yun? Share screen ko na rin. Yan, ganyan din Ah, yan. same nung ano, ng kay Sir Chet. Oo. Ano lang din, chill-chill lang. Tapos, ano lang, bedroom setting, living room. Pakigising ano daw si Sir Ellis. Jed Island. Jed's Island lagi. Ano. Jed's Tapos, Island Resort. Let's go. Meron din ako Jed's Island. Oo, oh, yan, syempre. Siyempre, hindi mawawala yung Jets Island natin dito. Eh. Mga gantong shots natin. Iyan na. Iyan na. Let's go! Iyan na. Let's go! Ayan, isa sa mga dahilan ang bakit budwa. Ko saya. Kasi, that's one of the greatest examples of how budwa photography works. Masarap yan. Perfect pang budwa. Oh, it's the power talaga yan. No? Grabe. Sexy naman yan. What a sexy man. I feel confident. So, ganun siya, basically. Ayun, and more to portraits, weddings, lifestyle, kasi I resigned and pinupos ko dahil gusto ko bigyan ng chance yung sarili ko sa photo, baka mag-work. So far, it's going great naman. Okay. Alright. Sina next? Ah, wait lang, may sabi dito sa Aaron, pwede magtanong, men? Sure, sure. Hey, pwede. Pwede magtanong mga lady kids. Go. Malupit yung malupit yung mga tanong yun. Yeah, nga eh. Ito, memorize the upload. Sample rap, wala. Sample rap, grabe naman. Shishable. Shishables. Ulit nyo guys, isa kayo malupit na lady cakes. Parang ang saya-saya pag nag-co-collab kayo, amazing. Sabi ni Sir Jericho, one shot. Yes, ano, Sir Jericho, sobrang ano talaga, sobrang saya. Kasi, you know, being part of this course, yan, kasama mo si Kenneth, si JBS, si Ellie, saka si Jen, chill lang yung mag-shoot. Ang ano namin, ang rule namin is 90% chika, 10% shoot. Ay, mali eh. Ano? One more chika than shoot. I think 80% chika. Ay, hindi. 80% ay, chika. 10% budol. 10% shoot. Ganyan si Sir Ellis. Ano tapos yan? Yung 100% doon. Backlogs. Backlogs. Tsaka 10% edit, ganun. Dami shoot, konti edit. Uy, grabe. Kudos sa mga haligi ng industriya. Wow. Ay, grabe. Grabe sa haligi, na balance ng gimbal 90%. Ramdam ko yung gimbal na yan. Oh yung my God. Balance, pinaalala mo pa eh. Saktong-sakto dun sa workshop eh. Dun pa siya nasiraan. Ayun, ayan na. Patay kayo kay Sir JP. May question na. Sir JP. Any difference between a creative and a photographer? I heard the term creative a few times since the start of the show. Ah, ito ba yung creative na ano, kagaya ng hinahanap sa glide cam? O anong creative ba yung sasagutan na ba natin sa usually ano eh, usually pag creative ano,
Creative ka. Pag photographer, you take pictures. Hindi, ang creative kasi, you start off with a concept. So, ayun, may binibigay kang concept, then, ayun, ina-apply mo siya. Photographer, you're just there to document things. That's it. Question po, actually, na-try nyo na ligawan ng model nyo? Huh? Then ako natawa eh. Yun lang. Malapit. I mean, should we answer pala yun? Si Aaron yung niligawan ko eh. Kaso ayaw ni Aaron sa akin kasi mahina daw ako. Pero ganito lang sa akin. Alright. Ako naman magko-question. So, can you talk about a project na na-push yung creative boundaries nyo? Yung tipong na-challenge talaga kayo? Kahit anong project pa eh. Yung magkakasama na kayo or kahit hindi kayo magkakasama. Siguro ano, ako na yung mag-start. Sure. Ayun, siguro first one, siguro solo project. I was really heavily influenced by Owie Sanchez. Shout out to Sir Owie. Hi, sir. That has been one of my main reasons why I wanted to pursue nude and boudoir photography. Kasi sobrang creative niya. He's been into fine art nude. And at the same time, sobrang konti lang nung time na yon na nagsushoot ng ganong style. And nasa isip ko noon, gusto ko rin gawin yung ginagawa niya. Not because I wanted to shoot women, but more on I wanted to offer a creative platform for women to express themselves. In line with that, I really tried my best to, you know, to express and to help people do that kind of context. So, may ginawa akong project. Ang ginawa kong model nun ay si Momi. That's her screen name on Facebook. She's been known for that name. And sabi ko sa kanya, I really don't know what to do, but I just wanted to express something that you really wanted to show to people pero hindi kayang gawin through writing or through making stories and whatnot. So nag-pitch in siya ng emotions, nag-pitch in siya ng very sensitive topic. And I translated it into an album, basically. And then when I uploaded it on my Facebook page, yun talagang set na yun nagpa-boom nung Facebook page ko. That's why I reached 23,000 followers. And yun yung naging start on how I gained followers from different countries such as Hong Kong and Thailand. So that pushed my boundaries to not focus on something na gusto ko lang magpicture or I just want to do something that other photographers has been doing such as what Owie has been doing. But I really wanted to do or kumbaga parang take advantage of this platform into showcasing that kind of untold story and immortalizing it into an album. So, I guess ganun din yung hopefully goal ng ibang mga creatives that we have here, you know, to maximize the potential of what we have been doing and make our clients happy. And on my end, make my fellow creative in a form of a model na matuwa din siya na na-express niya yung sarili niya without, you know, considering other platforms aside from photography. So, yun talaga yung nag-push sa akin ng boundary na kailangan hindi ka lang mag-shoot ng nakaubad, hindi ka lang dapat mag-shoot ng typical portraits. Gusto sana merong story and at the same time, there's still art, there's still plan in doing so. So, yun. May question lang si Sir Jao. Piliin natin, tatlo kasi yun. Ready to answer na din sa... Okay, like, as a photographer... Ah, yes, go ahead, sir. Go lang, go. Okay, singit lang natin kay Sir Jao. As a photographer, how do you balance the artistic integrity of your work? Parang natanong mo to, Sir Adam. Oh, no, nasagot natin last time eh. Oo, nasagot natin siya. Kay JP ata.
Could you Bro, share bigyan natin ng specific intensa kay Joe instance? kasi maganda yung question and for the viewers this time. Sige. Elis muna. Eh. Sige, sorry. Sir Go ahead, Elis Adam. muna. Ay, sige. Go ahead. Sige, bato-bato. Pick na lang. Wait, ano yung question? Sorry. Yung question ni Jao. Mr. Zhao, as a photographer, how do you balance the artistic integrity of your work with the commercial demands of the of our industry, particularly when faced with client expectations that may not align with your work or creative vision? Kung meron ka daw ma-share na experience. Okay, so question. If yung, let's say, it doesn't align with your artistic vision, we can't go against that. That's why we are hired, is because we are the ones that have to adjust and to visualize what the client needs. So it's either that we do the adjustments, we give preferences over their wants. So I think that's the main point that we should take as a hired creative. Kasi there are a lot of instances that you may not like what you're gonna be doing, but you should be capable to visualize and to embrace the concept and, you know, make adjustments. That's why it's better to work outside your comfort zone. So, ayun. I think that's how we handle things as a creative. Actually, I also agree with what Ellis answered. Actually, almost the same answer. Pero siguro yung approach ko comparing the nature of work that Ellis, Adam, and JBS had been doing. Kasi sila, nasa event sila. Ako naman, when it comes to portraiture, minsan nagdedwell din ako into products and campaign shoots. First of all, kasi during the negotiation process before the shoot starts, nandun na yung certain expectations na ito yung deliverables, ito yung gusto naming mangyari. And at the same time, there has been a concrete reason why they tapped you to be their creative who will, you know, provide materials for them. So technically, meron ng ground for you to work together. But then, as creatives, as photographers, videographers here in this live stream, creative ka nga eh. So nandun din dapat yung leeway for you to adjust something. And at the same time, gusto ko rin yung sinagot ni Ellis na parang at least nandun pa rin yung willingness to explore different things. But at the same time, you also need to help your client understand na ito yung kaya mong i-provide. Let's say, for example, siguro to have a concrete example, color grading. This is how I'm envisioning this set to be edited. So let me know if you want to deal with this vision. So kapag ayaw, then let's meet halfway. Or let's say, for example, kung kaya mo namang gawin yung demand nila in terms of deliverables, then let's do it. Kasi yung main concern dyan is they are paying. They are willing to pay you for your talent. So majority dapat ng demands nila masusunod. But at the same time, andun pa rin yung respect nila sa kaya mong i-deliver. So it's more on being flexible as creatives. Di ba? Andun yun eh. Creative ka, so kaya mong, you know, maging flexible, maging mag-adjust sa demand ng different clients. But at the same time, nandun pa rin yung creative touch mo and expressing your creative juices to contribute to the betterment of the deliverables. Let's say, mapa-campaign shoot man yan, events, real estate, whatever, cosplay, etc. So, that's the way on how I answer Joe's question. Okay. Merong specific question dito para kay Sir Adam. How can photographers effectively